Ito yung mga nabaklas natin nung nakaraang video natin, nagbaklas tayo ng microwave. Itetest natin kung mga buo pa siya o sira na. Kung alin na mga sira, alin na mga buo. Okay guys, isahan natin. Kung alin. Ito muna ititest natin, transformer muna ititest natin. Guys, times 10 ang gagamitin natin. Ang paggamit pag nagtetest para makita yung kung may leak. Times 1 or times 10. Ang gagamitin natin na times 100 pala ito. O kaya times 1K. Ang iba kasing tester mayroon times 10K. Ito wala. 1K tapos times 100K. 100K ang gagamitin natin para makita natin kung may leaking. Ayan siya. Testerin natin guys, ito yung high power, yung mataas ang voltahe pumapasok sa magnetron. Pag pumalo ito, ibig sabihin, buo siya. Yan guys, pumalo. Pa-body ground natin, okay siya. Walang problema. Pangalawa, yung kanyang supply na 220. Ito yung supply niya, 220. I-testin natin. Pag pumalo, it's okay. Okay siya guys, pumalo. Pa-body ground natin, hindi gumalaw. Sabihin, okay ito. Walang problema siya. Susunod natin itong magnetron. Ang tawag dito, magnetron. Kaya tinawag ito may magnetron, may dalawa siyang magneto. Magnet ito. Ang karaniwan na sisira dito, pinaka-antina. Antina pala tawag dito, nasusunog ito. Tapos, itong kanyang filament, ito, nasisira din to. Ang para malaman ang sira nito, nagkakaroon na siya ng ground. Sa loob nito, mayroon nakarewind na maliliit lang na magnetic wire. Tapos, pumasok sa loob na to. I-check natin guys kung sira o buo. Pag pumalo ang tester, buo siya. Pumalo, natural yan, buo yan. Yan, iba body ground natin kung papalo ang tester. Hindi pumalo guys, ibig sabihin buo ito. Buo magnetron, walang sira. Dito naman tayo sa kapasitor niya. Itong kapasitor niya, papalo lang tester, babalik. Yan guys, bumabalik ang tester. Bumababa. Sabihin, good siya. Ayan, ipa-body ground natin kung papalo. Pag pumalo siya, sira siya. Hindi pumalo, ibig sabihin hindi sira. Tinis natin dito, bumababa siya. Ibig sabihin, okay. Pag binaliktad natin, bababa pa rin siya. Ibig sabihin, walang problema ito. Buo rin siya.
Guys, sunod natin na itong kanyang diode. Testingin natin kung buo. Ito guys, positive side to. Itong parang may guhit na ito. Parang may guhit. Positive side yan. Pag tinesting natin itong positive ng rod ng tester, dito natin i-point. Tapos dito itong isa, negative niya, papalo yan. Papalo yan. Kapiraso nga lang ang palo. Pag binaliktad natin ang tester, hindi pumalo. Ibig sabihin, buo ang diode. Buo siya guys. Walang problema ang diode. Sunod natin yung power board. Power supply board. May fuse din siya nakalagay. Pumalo guys. Ibig sabihin, buo siya. Ito guys, hindi nasisira ito. Basta-basta, maliban na lang kung makikita natin sunog. Yun, parang hihina lang ang kanyang magnet. Bigay na supply. Pero pag ganitong malinis, hindi nasisira to. Buo yan. Kapasitor din ito. Pati ito. Buo guys ang ano niya, ang power board supply. Sunod natin yung kanyang motor pan. Pumalo ang tester, ibig sabihin buo ang motor pan. Body ground natin, hindi pumalo. Ibig sabihin, walang problema ito. Buo siya. Ito, buo rin ito. Hindi, bihira rin ito masira. Pumalo rin siya guys. Ibig sabihin, buo rin siya. Walang body ground. Ibig sabihin, lahat ng pyesa na tinanggal natin, buo, walang sira. Palagay ko, luma na yung microwave. Tang hindi na gusto ng may-ari, kaya dinispatcha na. Ito guys, pwede natin i-testing sa 220. 220 naman yan. Pwede rin natin i-testing siya direkto ano, Meralco. Ito siya guys. Hawakan ko lang at baka tumakbo. Ayan siya guys. Ben bow siya. Itong isa, testing din natin. Diretso meral ko rin. Ayan siya guys, umiikot. Ganyan lang talagang ikot niya, mahina. Siya yung buo. Nakita nyo ang pagtitester natin sa mga binaklas nating pyesa galing sa microwave. Buo naman siya, walang nasira, walang sira. Ibig sabihin, baka nagsawa lang yung may-ari, yung kasi luma na yung microwave. Kaya dinispatcha niya, baka nakabili ng bago. Ganun. Pero buo yung mga pyesa eh. See guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. At paki-subscribe na lang din. Hingi ako ng subscribe sa inyo. Bye-bye! Hanggang sa muli. Thank you! Na lang din.